Good morning guys, good morning mga kaibigan, mga katropa ko dyan. Ito na po, nabuo na po yung ating carburetor. Ito na po, nabuo na po yung ating nilinis at recondition ng carburetor ng forklift. Ang 4 cylinder po ang ating forklift. Ito po ang kanyang carburetor, ayaw umandar. Kaya atin po itong binuksan dahil barado po, ayaw lumabas ang gasolina. Kaya ito po, nabuo ko na. At nais ko lang pong ituro sa inyo ang mga parts ng ating carburetor. Ito po ang kanyang supply. Dito po nakakabit ang kanyang supply. Mga kaibigan, ito naman po ang kanyang choke valve. Yan po, kanyang choke valve. Yan. Kaya lang nasira ang kanyang, nagkabungi-bungi ng kanyang gear. Kaya wala na pong adjustan ito. Ang gagawin ko lang dito ay gawin ko lang ang paraan. Kasi wala namang mabili, wala namang mabili na ganitong pyesa eh. Ito. Kaya gawalan ko natin ng paraan, talian ko lang. Ito naman po ang kanyang magnetic bulb switch. Magnetic bulb switch kung saan pag nag-on ka ng susiyan, pag in-on mo ang ignition switch, papasok dito ang positive, linya ng positive, magkaroon siya ng power. Tapos bubukas ang kanyang magnetic switch. Tapos lalabas na po ang gasolina. Ang minsan iba ayaw na umandar dahil ito po ang dahilan, dahil minsan napupuli ito ang kanyang magnetic bulb switch. Kaya i-checkin po natin ito minsan pag ito po ating chicken palagi. Pag halimbawa po ang inyong sasakyan may carburetor at mayroon siyang magnetic switch, mandali lang man ang pag-check nito mga kapatid, mga kaibigan. Kung meron tayong tester, ilagay lang po natin yung ating tester sa negative na pusti ng baterya at pagka-on mo ng susi, kung may kuryente po rito, ibig sabihin, okay siya. Pero ayaw bumukas, ibig sabihin po hindi na ito, mga kaibigan, mga guys. At ito naman po ang kanyang yung adjuster po ng kanyang hangin, yung air mixture niya, adjuster. Dito rin natitimpla ang under ng isang makina. Pagka hindi ayos ang under ng makina dito, pag hindi ayos ang under niya, ay dito po yan ina-adjust din sa air mixture niya. Ito po. Dito. Ito po yung hangin niya. Malipas ko na yan. Ito. Sarado nyo muna. Todo nyo sarado. Tapos, ikutin nyo yung tatlong ikot pabalik. Yan ang tamang adjust niya ng hangin. Ganyan. Sarado na yan. Sarado ko na kanina. Tatlong pihit lang. Now. 1, 2, tatlong ikot pabalik. Tatlong ikot pabalik. Okay. At ito naman yung kanyang pag mababa ang minor, dito rin po yung adjust dito. Pihitin mo lang pa kanan, lalakas ang kanyang idling. At gusto mo ng babaan, paluwag lang, pabaliktad. Counterclockwise ano ang ikot mo. At iba pa, ito pa. Ang kanyang, kasi meron po dito plunger. Plunger sa loob yan. Kailangan pag pinapalakasan mo ang itina, nangulog.
Yan, nagbubuwa ko yan. Yan, 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 yan. Kailangan nakakondisyon niya ng loob. Mayroon spring dito sa loob yan. Tsaka bulb. Yun. Ito ang kanyang, ito ang mga kinakabit ang kanyang accelerator cable. Ito. Okay. Alright. Atin na po ito yung symbol sa ating makina na forklift para mag-steam natin kung okay na o under ba siya o hindi. Okay.